mga bossing, welcome back to my channel. Dahil ngayon po mga bossing ko ay malapit nang matapos ang Agosto, ang ghost month na tinatawag na talaga naman sobrang krisis. Ngayon po mga bossing ay sasalubungin naman po natin ang bear para po maging masagana at ipong pamumuhay hanggang sa darating na Pasko or hanggang sa susunod pong taon mga bossing. Mas mainam na marami po tayo mga iba't iba mga pinaniniwalaan pampaswerte upang sa ganun ay mabago-bago naman ang takbo na ating pamumuhay. Kung kayo po mga bossing ko ay isa sa mga naniniwala sa mga ganito mga pamamaraan, subukan niyo po ito at sinisigurado ko po sa inyo na ang laki ng pagbabago ng inyong buhay matapos niyo po itong gawin. Ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko ay isa sa mga naniniwala sa mga pampaswerte. Alam niyo po ba mga bossing na ito lang ang dinagdag ko sa aking pong buhay? Kumbaga, lahat ng aking mga sinishare sa inyo ay base sa aking mga karanasan at base sa mga proven na nagpatotoo na na aking mga kakilala, ganun din po yung mga bossing ko na sila po ay sinuwerte sa mga ganito mga pamamaraan. Ngayon po mga bossing, ako po yung may ituturo sa inyo na mainam na isabit ninyo sa inyo pong tahanan o sa isabit niyo po sa inyo pong main door upang ito ay makaakit ng kasaganahan. At instead na tayo panay kahirapan na lamang, instead na panay problema, ay hayaan na po naman natin na makapasok ang swerte at kasaganahan sa ating pong buhay. Ngayon po mga bossing, simple lamang po ang aking tuturo pero napaka-epektibo po nito. Ano po ba ito mga bossing ko? Kailangan lamang po natin ng dahon ng sambong. Ang dahon ng sambong ay sobrang bango mga bossing. Ang dahon ng sambong ay maraming benepisyon dala, hindi lamang sa ating kalusugan, ito po ay mabisa pang pangakit ng swerte. Kung kayo po mga bossing ko ay lagi na mumblema sa usapin ng pera, kayo po ay lagi na lamang hindi maubusan ng problema na pinagdadaanan sa kasalukuyan, subukan niyo po ito at ginagarantihan ko po sa inyo na malaking pagbabago ng inyong buhay matapos niyo po itong gawin. Kailangan lamang po natin ang dahon ng sambong at kailangan din po natin ang dahon ng laurel. Ang dahon ng laurel, isusulat nyo lamang po dito ang inyong tunay na pangalan at apelyido at 7 beses na success. Pagkatapos, sa harap ka po sa may silangan na ganyan po ang pinaka-itsura po niyan. Harap ka po sa may silangan na 6:37 hanggang alas 8 ng umaga. Dahil ngayon po ay Biyernes, sasamantalahin po natin ang pagkakataon na tayo po humiling ng kasaganahan na mabago naman ang takbo na ating pamumuhay. Mag-wish na po kayo ng walang gamit na sana. Bigyan mo ako ng maraming pera, pagkalooban mo ako ng magandang bahay, pagkalooban mo ako ng magandang sasakyan, lahat ng mga pangarap ko ay matupad, makabayad ako sa aking mga pagkakautang, makaahon ako sa kahirapan na mga pinagdadaanan ko sa ngayon. Napakaramdam ko ay parang pasan ko daigdig na halos lahat ng problema ay nasa sa akin na. Tulungan mo solusyonan lahat ng mga problema ko pinagdadaanan sa kasalukuyan. Ilayo kami na aking buong pamilya sa kapamakan at ilayo kami sa lahat ng uri ng karamdaman at maging masaya ang buong pamilya. I-wish na po ang lahat-lahat ng nais po ninyo mga bossing. Pagkatapos ito mga bossing, ito po ay tutupiin nyo ng paganito. Pahaba po siya. Kung hindi po pahaba, pwede rin ang paganito mga bossing. Yan, pabilog po siya. Paikot-ikutin nyo lamang siya ng pabilog. Yan. Ngayon po mga bossing, kailangan po natin ng panali. Yan. Alam niyo po ba mga bossing ko, nandaw ng laurel at saka po ito pong ating sambong or yung sage ay sikat na sikat sa ibang bansa dahil ito po ay maraming benepisyong dulot. Hindi lamang po sa kalusugan, ito po ay maraming benepisyong dulot, ganun din po sa pagdating sa pera. Kung kayo po mga bossing ko ay nape-pressure na sa mga nagaganap, once na kayo po ay nagsabit po ng ganito sa loob ng inyong tahanan or kaya sa may main door po ninyo sa labas, sa main door, ito po ay magdudulot sa inyo ng swerte. Kung kayo po ay nape-pressure na o konting-konti na lamang ay susuko na sa hamon ng buhay, subukan nyo po itong gawin sa pamamagitan lang ng sambong at dahon ng laurel na nasa loob at talian nyo lamang po siya. Pero kung kayo po ay ayaw nyo po sa may main door po ninyo kasi meron akong kakilalang ganun, kung pwede daw sa mga kwarto-kwarto na lamang, ayaw po niya sa may main door, ay pwede rin naman mga bossing. Pwede nyo po itong isabit kung saan po kayo natutulog at doon sa may bintana. Isabit nyo po siya doon or kaya sa pintuan ng inyo pong, ng inyong kwarto. Ito po yung magdudulot sa inyo na swerte. Kung kayo po mga bossing ko ay parang pakiramdam ninyo ay parang kayo po ay lagi may kaakibat na kamalasan, kayo po ay
nalulubog sa mga pagkakautang. Kayo po mga bossing ko ay halimbawa magiging magandang trabaho tapos bigla ka natanggal sa trabaho, meron akong kakilalang ganyan. Alam niyo po ba, gumawa lang siya ng pampaswerte, ay kaagad po siyang nakabalik sa kanyang trabaho. Siya po ay bigla ang natinanggal, na-terminate po kaagad po siya nang walang sabi-sabi. Pero nung siya nga po ay parang nawala na ng pag-asa, gumawa siya ng pampaswerte at gumawa siya ng letter po dito, nag-email po siya. Ano po naganap, pinabalik po siya mga bossing. Kaya kung kayo po mga bossing ay maraming problema kung ano man po yan, subukan niyo po ito at ito po ay malaking dulot po sa inyo na swerte. At ganoon din po mga bossing, halimbawa kayo po ay kasalukuyang dumadaan sa mga pagsubok, tapos gumawa kayo ng pampaswerte. Aayudahan po natin ito na lagi natin sasabihin sa ating bibig na tayo po ay hindi laging ganito ang takbo na ating pamumuhay, tayo po ay magtatagumpay sa buhay, lahat ang mga pangarap natin ay matutupad, kung ano man ang mga pinagdadaanan natin sa ngayon ay mabilis natin ito masusolusyonan. Basta't mas maina mga bossing ko na lagi natin ibubukas sa ating bibig yung mga magaganda at yung mga pangit ay huwag nyo ibubukas sa inyong bibig. Ako nga po mga bossing, halimbawa may nakita akong ganito, kaya malapit sa akin. Ayokong pagchismis, ayokong ibukas sa bibig yung mga nakikita ko sa kanyang mali. Kasi baka ako po'y malahiran or baka bigla pong bumalik sa akin. Kaya pag halimbawa nagnanak on wood po kaagad kami ng aking mister, pati ang aking mga anak. Halimbawa may nabanggit laang, sabi ko, tumukto ka nga at baka nakakatakot yung mga ganon. Kasi alam niyo po ba mga bossing, kung ano po yung salitain natin, yan po ay magaganap, makapangyarihan po ang ating bibig. Kaya pag yung mga ganon nakikita natin, ipagdasal na lang po natin na maging okay po sila. Or kaya po yung mga magaganda, sabi natin eh, sana mabago yung mga ganon, yung mag-ano ka ng mga magaganda at huwag kang magbubuka sa inyong bibig ng mga pangit. Kasi yan po mga bossing, ay marami na akong nasaksihan na nalahiran or kaya nangyari rin sa kanya yung mga ibinubuka niya sa kanya pong bibig. Kaya mas may na mga bossing, ay ipagpasa Diyos na lang natin, manalangin tayo ng maganda sa kapwa at ganoon din lalo-lalo na sa atin yung mga pangarap po natin. Kayo po mga bossing, kung kayo po isa sa mga naniniwala sa mga pampaswerte, subukan niyo po itong gawin at ito po ay hindi ako mapapaya sa inyo dahil sinisigurado ko na ang laki ng pagbabago ng inyong buhay matapos niyo po itong gawin. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat na mga bossing!